magsimula tayo sa ating Bible lesson. Amen. Ang aking pong Bible lesson ay nagbuhat po. Nagbuhat po sa John chapter 15 verse 11. Basahin ko po muna. Ang mga bagay na ito ay sinaitawag sa inyo upang ang aking kagalakan ay mapa sa inyo at upang ang inyong kagalakan ay malubos. Amen. Magpray po muna tayo para nilagyan ko tayong simula. Lord, naman namin, salamat po sa Lord at naidako mo kong dito sa aming bahay ng pangalakan, kagayaan, matagumpay po kami, O Lord, na nakapagsimula sa umagang ito ng basketball namin, na aming nagawang routine, upang aming itong physical na kalusugan ay hindi namin mapabayaan. Sabi mo nga po, ito ang ambassador ng aming sarili. Ito ang aming sarili, tahanan, O Lord. Lord, nagpapasalamat po ako ng pray sa mga oras na ito, Lord, at ang aming mga kapatira na yung dito, ng aming puso, ng kagalakan, Lord. Lord, samahan mo po kami, Lord, maalamin kung ano ang tunay na kagalakan ng aking i-exhort ngayon, Lord. Ikabli mo po ako sa iyo, Lord, sa iyong lingkuran, at upang mga salita mo lang nung tayo sa iyong lahat. Ang ating dalangin, itinatapos sa iyo, Lord, at ang anak na sisos. Amen. Ito, Lord, no? Ito, mga kapatid, no? Aking Bible lesson. Ulitin ko, John 15, verse 11. Ang mga bagay na ito ay sinatawag sa inyo upang ang aking kagalakan ay mapa sa inyo. At upang ang aking kagalakan ay malubos. Ang tanong, ano ba ang tunay na kagalakan? Kasi ang pamagat ng aking isot ay tunay na kagalakan. Ano ba yung true happiness? Yung true joy ng ating buhay? Ano nga ba yun? Ito ba ay nagmula sa mga physical position, yung mga bagay-bagay na sa ating sarili, yung mga natin, mga gamitan natin, yung mga bagay-bagay, ito ba ay sa kapangyarihan? Mga achievement. Ito ba ay kapangyarihan? Ito ba ay edukasyon? Ito ba ay pera? Ito ba ay pagkain? Dahil ang lahat po ng ito, yung mga bagay-bagay natin na po yan, ito ba ay manasabi natin na kasi yan? Halimbawa, kung para sa akin, ano akong gusto mangyari? Ito na, napapag-usapin namin kanina eh. Gusto mong bumili ng isang unit. Baseball. Wow. Pag nabili ko ba ito, magiging masaya pa ako? Kayo, sa sarili ninyo, ano ba yung mga achievement ninyo sa buhay? Yung mga gusto ninyong achievement sa buhay? Kung wari, marami kang pera. Masaya na ba kayo? Masaya na ba tayo kaya maraming pera? Ilan tanong. Edukasyon. Sabi ng iba, na ano ko, pag nakagradita ko tayo, magiging masaya na ako. Kasi, matutupad ko na yung mga gusto ko sa inyo, mga pangarap ko. Ang hindi natin alam, mga kapatid, kahit ako nangyari sa isipin ko, sa isipan ko yan. Pag nakagradit ako, hindi natin alam. Ngayon lang natin na-realize sa realidad ng buhay natin. Na nag-uumpisa lang pala tayo ng problema. sabi dito, ito ba ang tunay na kagalakan, yung kapagtapos ka. Kasi yung mga ngayon, napabasa ko sa Facebook. Sige, makakatulong ako sa pamilya ko pag nakapag-aral ako. Eh ito, nakapag-aral, nakatapos. Doon pala mag-i-start ang problema. Struggle. Hindi ito yung tunay na kaligayang kagalakan, sabi nila. Sabi nila, kapangyarihan. Ang daming makapangyarihan ngayon. President Duterte, Donald Trump. Mapapansin ninyo, nasa kanila lang kapangyarihan. Makagawa nila ang gusto nila. Nilang presidente, sila may kapangyarihan eh. Pero sino mo, mapapansin ninyo si Donald Trump. Puro na kayo. President Duterte, lalong tumanda. Ibig sabihin, hindi rin sa kapangyarihan. Hindi rin sa kapangyarihan ko yung kagalakan. Ano pang sabi dito? Sabi niya, sa mga pagkain. Opa, ang dami pagkain, walang problema, ayay. Ito ba yung nag-offers ng ayong blood sugar? At diba, hindi pa rin ito yung kaligayahan. Ano ba ang tunay na kaligayahan? Sabi nila. Ang sabi po ng tunay na kaligayahan, dito po. Ito daw po pala ay, basahin po natin sa, magbigay po ako ng alam sa Romans 15:13. Sabi ng Panginoon, puspusin niya kayo ng Diyos ng pag-asa ng buhay, kagalakan ng kapayapaan sa pananampalataya upang kayo'y managana sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Nandito po pala ang tunay na kagalakan. Sabi ng nasulitin ko, puspusin niya kayo ng Diyos ng pag-asa ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya
dito pala ito rin nakakalakan sa pananampalataya. Eh, kaya na tayo mananampalataya. Basahin natin. Sino nakakalam? John 3.16. So, oh, dito pala. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him. Diba sabi na, upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, bagkos ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Iisa ang binanggit sa John 3.16 kung sino natin ating sampalataya, sampalatayahan. Diba si Jesus Christ? Amen. Sabi nga, upang kayo managana sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ano po ba ang bunga ng Espiritu Santo kung meron tayo? Kung tayo mananampalataya, siyempre, nasa atin ang Espiritu Santo ng Panginoon. Fruit of Holy Spirit. Ano ba ang fruit of Holy Spirit? Love, peace, joy. Joy. Oh, basahin natin sa Galatian. Galatian chapter 5 verse 22. Oh, basahin natin. Tatapat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinood, kagandahang loob, kabutihan at pagtatapat. Kapayapaan, di ba baka? Ang tunay pala na pagkasayahan ay yung peace of mind. Yung peace of mind. Yung wala kang sabihin na natin, ang dami mong problema sa buhay mo, pero hinahayaan natin ang Espiritu Santo na mamuhay sa ano natin, mamuhay sa ating katauhan. Kasi ang sabi dito eh, di ba, ang bunga ng Espiritu Santo ay buhay, pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapainod, kagandahan loob, kabutihan, at pagtatapat. Hindi po na sa bagay, hindi po na, sabi po dito, hindi po sa mga bagay-bagay, hindi po sa mga dikain natin sa buhay, hindi mga good natin sa buhay, cellphone, sabi nila, nabibili ng perang kasiyahan. Kung nabibili ng perang kasiyahan, pag bumili ka ng cellphone, masaya ka na ba? Hindi, mamumproblema ka pa rin yan, wala kang load eh. Konsekwensyan, yung ano yan, bumili ka ng sapatos, bumili ka ng sapatos, oh, masaya na ako. Mangarap ko yan. Ay, wala akong midas. Problemado ka na naman yan. Hindi pa kasi, ako, nakabili na ako ng sapatos eh. Pag nakagamit ko, 3 times, 4 times. Bibili na naman ako ng bago nito. Ako, yan pa nga po na po. Andyan, yung consequence, hindi po nasa sanlibutan ng kasiyahan ng tao. Nasa peace of mind. Nangyari po sa akin yan. Kahit ang daming pagsubok na dumating sa buhay ko. Kahit sa inyo, isipin nyo sarili ninyo. Yung pag yung puso ninyo, pag kayo nasa Panginoon Brata, pag kayo nasa kay Jesus Christ, yung puso ninyo nakakampante yan, nakaspeso ko yung gayo. Kahit anong isipin lang, kahit anong problema dumating sa inyo yan, sabi ni Jesus Christ, anong mang bagyo, anong mang pagsubok sa ating buhay. Sabi niya yan, basta peso ko yung gayo, nagtitiwala ka sa Panginoon. Kanino ka nagtitiwala, kanino ka nanampalataya kay Jesus Christ. Bigo siya magbibigay sa atin ng Holy Spirit. Holy Spirit, ang bunga niya na yung napakadami ng yan, peso ko yung kagalakan, sabi natin, Holy Spirit na nilalabi. Tayo po ay patuloy naman ng palataya. Nasaan ang pananampalataya? Ang pananampalataya po nandito. Nandito sa bahay panumbahan. Amen. Kaya po kung tayo nakakarinig ng mga salita ng Panginoon sa labas, mas maganda po kung susundin natin ang utos ng Panginoon, Panginoon Jesucristo. Kasi ang Panginoon Jesucristo, siya nabibigay sa atin ng ating tunay na kagalakan. Amen. Nandito po, kasi sinusunod natin, paano ba kilala pa natin ng Panginoon? Kilala natin si pangalan. Paano natin makikilala? Nandito sa loob. Nandito. Kasi ang susundin natin yung kanyang mga utos para natin siya makilala. Para tayo ay lumuban ng banal na Espiritu. Amen. O, yun lang po ang aking mind share, mga kapatid. Pwede na, pang-preaching sa sunod. Pwede na, pwede na. 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 Pwede Lord, sa lahat ng mga kapatid namin na nakikinig at nakatuklas ng iyong mga banal na salita, O Lord. Dalangin ko po, Lord, na sana po ay maayos sa puso namin, maging gabay namin sa aming mga gawain sa buhay, sa aming trabaho. Naisipin namin kung anong tuwing nakagalakan. Sana po ay ikaw ang mauna sa aming mga puso, O Lord. Ikaw po ang mauna sa aming mga landas, O Lord, sa aming trabaho, kung mga aming po ay nakakaranas ng mga kabigatan sa aming loob. Lagi po namin tatandaan, O Lord, na ang tunay na kagalakan din sa iyong presensya. Amen. Ito ba ang isang dalangin sa pangalan ng ngayong anak ng Jesus? Amen. Amen. Sino ang sasunod, ha? Si Mark po. Ako, Mark. Parang pinigil. Tap.
Tapos kay Kuya Mark. Umiwas ka.